Veggie, good afternoon po sa ating lahat. And this time, nandito po ang inyong Veggie man sa Polomolok, South Cotabato. And talaga naman pong kabiga-bigani po yung ating nakikita sa ating screen. Sapagkat parang sikreto lamang po ito, no? Parang puro daon lang po yung ating nakikita. Pero pag atin pong tiningnan po closer, malamang po sa magulat po kayo. Kasi kami po nagulat din eh. So ito na po yung sinasabi natin na sikreto, no? Makikita po natin sa ilalim, talagang punong-puno po ng bunga. So ito po yung tinatawag po na conical na sweet pepper. O dito po sa Mindanao, tinatawag po ito na atsal. Ayan po, no? Ang dami pong bunga sa mga ilalim. Ayan, makikita po natin yan. And just imagine, ano, kung ilang puno po meron dito. And kada puno ay talagang hitik na hitik po sa bunga. Sa mga viewers po natin, napakaswerte po natin ngayong hapon, ano? Na bukod po sa magandang panahon, hindi po ganong mainit, meron po tayong mga guests na talaga naman pong makakatulong po sa pagpapaliwanag tungkol po sa pagtatanim ng atsal. Okay, so nandito po yung ating mga kaibigan mula po sa East-West Seed Company. Pinangungunahan po ng kanilang marketing supervisor mula po dito sa Cotabato, si Sir Jun. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si John Dicolas, ang field marketing supervisor na naka-assign dito sa Sock Sergeant area at saka part ng ERMM. Maaari po nyo ako ma-contact sa cellphone number na 0917-564-5753. Okay, so sa mga viewers po natin, ano, isipin nyo naman po, kakasimula pa lamang po ng ating video, eh sinabi na agad ni Sir John yung kanyang cellphone number. Ibig sabihin po, talaga pong very eager po siya na tumulong sa mga, o sumagot sa mga inquiries po nila. Tama po ba, Sir John? Yes po, sir. Willing po kaming puntahan yung inyong mga area kung gusto po nyo kayong matulungan namin, particularly kung anong gustong crop na pwede nyo itanim. Willing po kaming bumisita sa inyong lugar as long as na magkaroon po kayo ng appointment mga 3 days ahead of time. Okay. Sir John, pwede ba? Nakalimutan natin. Pwede ka bang bumati sa iyong local dialect? Mayong hapon sa atong tanan. Ayan. Labi na nga taga-direta ka sa South Cotabato. Mayad nga hapon liwat. Ano ba? Ilonggo ba yun? Ilonggo to, sir. Ilonggo, Cebuano, saksak sinagol. Oo, sir. Taga saan ka ba, Sir Jun? Actually, taga-kuan ko. Taga Malita, Davao Occidental. Ilan taong ka na sa East-West? Bali, 21 anyos na ko, wow, sa East-West, sir. Diyos ko, napakatagal na pala. Talagang eksperto na po itong si Sir Jun, ano, and still very much willing to help. Sir Jun, so ikaw yung charge sa distribution ba? Yung mga... Yes sir, sa mga channel. Channel. So yes, sa yung tatanungin kung saan pwedeng makabili ng buto. Dari sa South Cotabato, ang aton distributor, ang Marvel Quality Farm Supply. At the same time, damo kita mga sub-dealer gihapon nga may ara kita binhi isang S2 seed vegetable. Okay. Sir Jun, maraming salamat, ano? So, and speaking of customer service, so maswerte po tayo ngayon kasi nandito po yung ating kaibigan din, ano? Si Sir Jasper po ba? Yes po, Jasper po. Pwede po ba kayo magpakilala? Okay. Veggie, good afternoon po sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa mga viewers ni Sir Mike the Veggie Man. Ako po pala si Jasper Mina, ang field marketing representative ng East-West Seeds dito sa part ng South Cotabato, General Santos City, and the whole province of Sarangani province. Okay, speaking of customer service, Sir Jasper. Jasper ba? Jap or ano po bang pwede inyong nickname? Pwede din pong Jasper. Jasper. Okay, Sir Jasper, speaking of customer service, ano po bang mga service talaga yung pwedeng maibigay ninyo sa ating mga customer? So, kung kayo po ay tumatangkilik sa mga binhi po ng East-West Seeds, marami po kaming ibinibigay na servisyo na libre lang po para sa bawat isa. Lalong-lalo na po yung free technical advices po para sa ating mga tagapagtangkilik ng mga seeds. Technical advices, klaruhin ko lang po. Ano po ibig sabihin nun, sir? Libre po kaming bumibigay ng mga advice patungkol po sa pag-aalaga at pagpapalaki ng ating mga gulay. So binibisita nyo po yung taniman nila? Opo, binibisita po. Gano po katagal before po kayo makabisita sa kung meron po magre-request? Kung meron pong magre-request sa amin, bigyan nyo lang po kami ng 3 hanggang 5 araw
para po makater po namin yung inyong mga request. Ano nga po ulit yung area of coverage ninyo, Sir Jasper? Ang area na po na kinocover ko po ay part ng South Cotabato, particularly Tiboli, Tampakan, Tupi, Polomolok, and as well as General Santo City and the whole province of Sarangani. Okay. Sir Jasper, may bayad po ba yun o libre po? Wala po. Libreng-libre po. Libre. Oh, okay. Sir Jasper, kung sakaling gusto nga kumontak sa iyo, meron ka rin bang pwedeng ibigay ng cellphone number? Opo. Pwede niyo po akong makontak either by text or call po sa numerong 0917-8029-281. Okay. So, ano naman po yun? Ano? Sasagot naman kayo? Yes po. Okay. So, Sir Jasper, pag-uusapan po natin ngayon tungkol po sa Atsal. Ano po? Marami po ba nagtatanim dito ng Atsal? Napakarami, sir. Napakarami? Yes. And mabuti nga at meron tayong nagpa-unlock sa ating invitation ngayon. Opo. Maswerte po tayo ngayon at nandito po tayo sa area ni Sir Toto Luspo. Toto Luspo. Dito po sa Barangay Polo, Polomolok, South Cotabato. Ah, okay. So sa mga viewers po natin, ano, nandito na po yung ating resource person. Eh, napakabuti po niya kasi pinaunlakan po talaga yung ating imbitasyon sa kanya na maging resource person o speaker dito po tungkol po sa pagtatanim po ng Atsal. And nandito po siya ngayon, ano? Sir, Toto po ba? Oo. Pwede po ba kayo magpakilala? Ako si Toto Luspo, nag-star sa Palkan Polomolok. Palkan Polomolok, Toto Luspo. Okay. Sir, matagal na po ba kayo nagtatanim nitong Atsal? Mga anong siguro katuig, sir? 6 years. Oh. And kumusta naman po yung experience ninyo? Sa una, daw di pa kayo kabalo, daw wala agit. Pero karon daw nakita na. Kwarta-kwarta na sa Atsal. Ay, kwarta na sa Atsal. Okay, speaking of kwarta, eh talaga po bang kumikita po dito sa pag-Atsal? Oo, kumikita. Kumikita. Kasi mamaya tatanungin ko po kayo, no? Kung yung overview lang, no? Kung magkano po ang kitaan dito sa pag-Atsal na ito. Sir Toto, saan po ba kayo natutong magtanim nitong Atsal na ito? Yung dati, kuan, nagtanim ako ng mais lang. Tapos nagdimo ang taga Eastwest akin. Dito ko nakabalo paano magtanong Atsal. Dati po, mais ang tinatanim niyo. Anong klaseng mais po yun? Yung yellow corn lang. Yellow corn, feeds, pang feeds. Pang patukas sa manok, sa baboy. Okay, nag-demo sila. Gano'n po kalawang yung dinemo nila? Gamay lang, sir. Mga 1,000 square meter. Tapos, nakabinta ako. Parang i-compare ko ng 10 hectares na mais. Sa, talaga, ha? Yung 1,000 square meter na income mo, parang 10 hectares na mais. Anong year ho yan? 6 years ago ba yan? Dati 2008 yun siguro ito. 2008? Ngayon 18 na. 10 years ago na. Masyado na pong matagal pala. Wala ko kayo nag-focus ato kayo. Okay. First timer pa. So after mo mag-testing, hindi ka pa nagpadayon? Hindi pa. Okay. Nagpatuloy ka pa sa mais? Oo, nagpatuloy ko sa mais. So saan ka, sir, nag-start ng talagang fully dito sa farming mo ng Atsal? 2012. So that was 6 years ago nga. Okay. No, sige, sir. Hindi ka ba nagkaroon ng problema sa pagmamarket nitong Atsal na ito? Walang problema sa Atsal, sir, sa market. Lalo na karoon na mahal. Walang problema. Okay. Eh, may tanong ko po, ano po bang variety yung inyong ginagamit? Sultan, sir. Sultan? Oo. Hybrid ba yan? Oo, hybrid. Kaya yung kain, walang buyer. Walang buyer. O, pang shipment. Pang shipment. Ibig sabihin, ano yung shipment? Pang Manila. Manila. Oo. From here, meron po kayong buyer. Oo, meron. So wala kayong problema? Walang problema. Sir. Mabuti. Yun nga po yung tinatanong karamihan ng mga nagtatanim. Paano raw kung magtanim sila ng malakihan, may buyer daw ba? Walang problema sa buyer, sir. Problema ngayon na Atsal. Ang bebenta? Ang produkto? Ang wala? Okay. Ano po sikreto ninyo? Bakit bumabalik-balik sa inyo yung buyer ninyo? Matagal nyo na po mga buyer yun? Dapat quality ang imong produkto. Quality? Oo. Okay, ano po ba definition ng quality? Pwede ko ba natin ipakita? Ano yung quality dyan? Ano bang itsura ng quality na yan sinasabi? Parasing yan eh. Sinaw siya. Sinaw. Green. Walang damage. Ay, talaga naman ho. Ano? Talagang napakakinis naman ho ng produkto ninyo. Yan ho ba? Ready to harvest na? Hindi pa? Hindi pa. Green pa na sir. Kagayin na lang nag-harvestan. Kaka-harvest lang. Oo. So ano po yung palatandaan para sabihing harvestable na siya? Kuha na sir, yung may pula na dito.
May pula may na diri. Pula, may guhit na kulay pula diyan. May diyan. Oh, dito. Sa mga ilang araw halimbawa, yan nakatutukunan yan. Mga ilang araw pa huyan bago ma-harvest. Mga ito siya ini, mga 4 days na lang ma-harvest na ini. 4 days harvest na. Oh. Ah, so mabilis lang, kwarta na naman. Oh, kwarta na naman. Okay, speaking of kwarta. Ilan hubang Sir Toto? Ilan hubang pila ka puno? Ilang puno yung tanim niyo ngayon? Mga total mga 8,000 ka puno. 8,000 na puno. Eh ilang kilo ba na harvest ninyo? Kagaina naka-harvest kami 19. 1,900 kilos. Oh, times at 145. Ganun yung kamahal ngayon. Lagay na lang ho natin 100, right 100 pesos na lang siguro. Oh. Average. Oh. 100 pesos sa ilang kilo ho 'yun? Sa 1,900 kilos. Oh, sabihin naman natin na 2,000 kilos. Oh, may 200 kilos. 200,000. Times 200,000. Oh. Pang ilang harvest yun na ho yan? Pang apat. Oh. Pero subong ang volume niya. Volume. Okay, dati gamay lang. Mga 300 kilos. At 200, tapos nag 300, nag 500. Tapos karoon na ganay. Bigla akong tumaas yung harvest ninyo. Harvest ng kilo, naging 1,900. Oh, so 200,000. Cash ba yun? O cash. Dami niyo pa ng pera ngayon. Pwede niyo kaming ilibre ngayon. So sa experience niyo, mga ilang harvest ho yan? Dati sa lugar ko, mga kaabot ko ng 15 to 16 harvest. Pero diri daw, wala pa na ako na pamilyar ang klima. Kasi bago. Oo, bago. Pero sa tansya nyo, sa dami pa ng bunga na sumusunod dyan, dami pa humbung eh. Makaabot pa, tayo ng dami pa dun, January ito. January pa eh, ngayon ay October pa lang. Oo. So marami-rami pang harvest yan dito. Oo. Eh, sinasamahan nyo sana ng dasal, ano? Oo, sigurado. Sigurado, ayun eh, kasi para sa mga viewers mo natin, talaga naman nung napakarami pa hong sumusunod ng mga bunga. And sa ibang lugar po eh, kukunti lang din talaga ang tanim eh. Kukunti. Kasi sa totoo lang, ano, medyo naubusan daw po ng supply itong ano, to, yung buto nito. Oh, wala na. Sobrang dami. Kaya kung may buto pa, nakatanong ko liwat. So kinulang. Kinulang. So kinulang. So sayang, ano. So kung mayroon pa palang buto, mas marami pa dito. Oo. Okay, Sir Toto, pwede ko bang malaman? Pwedeng malaman mga viewers natin. May magkano naman daw ang gastos? Sa 8,000 ko na puno, nakagastos ko kwan mga 70,000. 70? Oo. Lahat-lahat na ho yun? Oo, lahat-lahat na. Igaw ka na lang sa 70,000, sa 8,000 yung mga puno. Igaw ka na lang mag-manage. Sorbi-sorbi ka na lang. Sorbi-sorbi. So, 80,000. Magkano ulit yun? 70,000. 70. Eh, sabi nyo kanina, ang kinita na gross, 200,000 plus. Oh, pero sa pangalang harvest lang, why na tapos ng kapital? Second pa lang. Hmm. Pero kanina, kung 200,000 minus 70, 100, kumita na kayo ng 100 plus kanina, 130,000 plus. Hmm. Plus yung pamangalas, marami pa. Pero dandang libo pa may iban ko usahay, magbagsak yung presyo last. Yun lang. So, hindi naman permanente, ano? Hindi naman permi na laging, ano, laging panalo. Parang nabanggit nyo sa akin kanino, kinakausap ko yung offline, sabi nyo, nalugi rin kayo, parang break-even last time. Last June lang. Last June, bakit to? Ano mo nangyari? Kwan, barato, tapos nasudlan ako ng kwan, sakit. Mura, tapos nagkaroon ng sakit. Oo, sakit. Pero dito rin ho ba sa field na ito yun, hindi? Hindi, sa Palkan, sa Polo man yun eh. Ay, iba naman to. Anong barangay ho ito? Polo. Hopefully, talagang marami pang ano to, marami pang kikitain to. Tapos, may iba ho ako, ano? So, yun po, sa mga viewers natin, ano yun ang kita. Sa may iba ako, sir, ito, may plastic mulch dito. Oo. Mahalaga po ba talaga yan? Lagi kami nakakita ng plastic mulch, eh. Dipinsa, manggod na itong sa nabalaan ako, dipinsa sa kwan, sir, sa sagbot. Sagbot, yung damo. Oo, damo. Tapos, dipinsa daw na sa mastris ang kwan, ang punuan sa atsal. Stress. So, magkulot man daw na eh. So yan, pampaalis si stress ho yan. Oo, tapos dipinsa yun sa makontrol niya ang moisture ng kwan. Moisture? Oo. Nung halaman, nare-retain niya yung moisture. Eh, paano yung pag-aabono dyan? Dari lang sir, butasan mo lang. Butasan? Buslutan mo dali sa kilid. Buslot? Butasan. Buslutan mo lang. Ayan, mo ibutang. Ito yung puno, ayan, bubutasan doon. Pero kung gainit ang panahon, i-drinsing ni mo.
mag-rinsing ka, tunawon ni mga buno, tapos ibunyag lang. Okay. Pwede nyo ba kami bigyan ng overview sa pag-abono? Paano ba tama pag-abono niyan? Diri lang, ibutang mo na, sir. Diri, magdiri lang. Ano pong ibig sabihin, pagka-transplant to, anong nilagay nyo ng abono? Kuha lang, sir, complete. Yung complete, 14. Pagkalipat tanim ho yun? Oo. Ilang araw ho yung pagkalipat tanim? 3 days lang. 3 days after maglipat tanim, lagay kayo ng triple. Kano ho karami, sir? Mga 5 grams lang. 5 grams? Ano yun? Tinatansya nyo lang yun? Sinusukat nyo pa? Yung may sukatan kami, itong tansa ng Coca-Cola. Yung yung isang takip. Oo, isang na 12 bones. Isang saan nyo lalagay? Doon sa malayo? Malapit? Oh, ang pirmero nga buo, no, sir? Dire. Pirmero? Oh, dire lang. Sa simula, malapit? Oo, oh, malapit. Yan. Tapos? Tapos. After ho ba nung 3 days? Ano yung after kasunod? After 3 days naman, mag-calcium. Calcium nitrate? Oo, calcium nitrate. I-drench lang mo. I-drench. Gano'n ho yung timplada nun? Sa isang drum, ang timpla ko, 36 lang kakuan, kakutsara. 36 tablespoon, isang? Drum. 200 liters of water, 36 na kutsara. Oo. Okay. So, after 3 days, sabi nyo kanina, transplanting, after 3 days, nalagay kayo ng abono triple. Oo. So, after ho ilang araw before kayo mag-calcium? 3 days pa rin. 3 days, 3 days, calcium naman. After ho ng calcium, ano naman ho kusunod? Mga kalima ka mag-kuhan, mag-calcium. Mag-calcium, dire-direcho, every? Oo. Every 3 days. 3 days. Okay, tapos ho? Pagkatapos mo ng 5 ka-calciuman, balik ka naman singkuhan. Sing complete. Complete na naman. Oh. Inahaluan ko na sing kuhan, sing putas. Putas 0060. Oh, 0060. Paano ko timplada ng 0060 tsaka yung calcium? Kuha na lang sa mga dresser, kuhan. Isa 2 ka kilo na complete, 1 kilong putas ang halo ko namon. Sa isang sa, gram? Hindi, kuhan na, ginahulog na lang dire. Okay. Yung sinasabi nyo na 5 grams ba yun? Oo, 5 grams. 2 kilong complete? Oo, 2 kilong. 1 kilong potas. 2:1 complete and potas. Okay. So, gano'n ho kadalas yun? Every 5 days. Every 5 days naman. So, pagkatapos ninyong calcium na every 3 days, triple 14 plus potas naman na 2:1 every 5 days naman. Every 5 days. Okay, ilang beses ho yun? Antod na sa maminti na, sir. Hanggang sa magbunga-bunga na? Minti na. Okay. Yung baka yung nagsimula ng kombinasyon ng triple plus potas, nagbubunga na ba nun? Oo. Nagbubunga na. Nagbubulaklak? Nagbubulaklak. Pagbulak niya na ng... Bulak diretso. Nagawas ng bulak dari. So triple plus potas. Yun na pala. Napakasimple pala ng fertilization, sir. Simple lang. Simple. Sabi niyo, every 3 days. Tapos, every 5 days. Oo. Mula na, sir. Okay. So, ito na ang resulta. Oo, muna na yung resulta. Okay, pwede ba nilang kopyahin yun? Pwede. Pwede, no? Simple lang naman. Oo. Pero ikaw ang naka-discover nun? Oo. Ikaw ang nag-device niyan? Try ko lang. Sinay-try mo. And mukhang epektibo naman. Epektibo naman. Okay. So sa mga viewers po natin, simple po yung kanyang pag-abono. Una muna, naglagay ng ano nga yan? Complete. Complete. Tapos naglagay ng calcium nitrate. Tapos naglagay ng kombinasyon ng triple plus potas. Tapos. Tapos diba? Every 3 days, every 5 days. So, ganun lamang po kasimple. Pero, hindi yung ganun kasimple nung sinisimulan to ni Sir Toto kasi in-experimentohan niya yun. Tama ho ba? Oo. Okay. Doon naman ho tayo sa mga sakit-sakit. Ano ba mga sakit ang usually na-observe ninyo? Ang pirmero, sir, itong dumping up. Dumping up? Ano ho yung dumping up? Itong maglata ko ng puno, sir. Sa seedling ho ba yan? O, sa seedling tray pa lang. Before, seedling tray, before i-transplant. Anong solusyon ninyo? Side lang siya, ang gina... Dispray ninyo, dumismo sa tray? Sa tray. Okay. So, nasugpo naman ho? Nasugpo naman siya. Okay. Yun ho yung sakit. Ano pa ang sakit? Sa pag-transplant pala, mo pala itong sakit. Tapos, sa pagkuhan na, itong vegetative na siya, damo-damo na siya ba? May mga anthracnose na... Okay. Ano pa ho? Sa insecto. Sa anthracnose, anong ginagamit ninyo? Kuhan na nga ko, sir, ng score. Score. O, nag-score ko po sa Amistar. Gano'n ho kadalas? Every 3 days. Yung Amistar ho, napakamahal ho nun ah. Pero, sa isa ka simana, kaisa ko magtirag score, tapos mag-interval ko itong contact lang. Mga ano yung mag-kusip ba yun? Mag-kusip lang. Okay. Deacon. Sa insekto ho, meron din ho ba kayong naging problema? Mayroon itong mites, sir. Mites? Yun nga ho, usually may ano dyan eh. Broad mites yata yun. Yung wala ako nakikita. Wala, dire.
May breaking sir ang area eh. Ah, pagbago. Ibig sabihin ng breaking, yung talagang basal, ano? Oo. Iba ganda pala talaga pag ano. Pero sa experience nyo, kung meron kayong problema sa mga mites, ano ang ginagamit niyo? Agrimic lang sir. Agrimic? Oo. Aba, makasingenta pala kayo ha. Puro produkto. Efektibo sir eh. Ah, okay. Maganda. Maganda ho yung ano eh. Pero mukhang epektibo nga, no? Ayan. Ganda, maganda ho, ano? So, ayan ho, gagawin nyo nga pala doon sa inyong pinagbilihan. Yung pinagbilihan nyo ngayon, ginansya ninyo? Pangkuan, sir. Dipinsa sa pang-college sa bata. Pang-college. So, meron naman kayong college ngayon? Malapit na. Ah, next year. Pagpundo. Ah, oo. So, aside ho dito sa Atsal, meron pa ho ba kayong ibang tanim na ano ngayon? Ampalaya, sir. Ampalaya? Para sa likuran mo. Ah, okay. Meron din kayo doon. Oh, sige. So, ano pa ho, Sir Toto, ang pwede ninyong ma-share sa ating mga viewers ngayong hapon? Ano ho bang sikreto talaga sa pagtatanim? Bawal sa... Kung farmers ka, bawal gilang tamad. Bawal ang tamad? Oo. Oh, sigurado nga. Dapat maintainan mo yung tanong kasi kasuhunin mo. Tagaanin mo halaga. Para ho yung asawa natin, oh, ano? Binibigyan mo natin ng halaga. Tapos, ang pinaka number one, kapag may ginansya na itago, sir, pang sunod na cropping, mayroon kang panggastos. Oh, hindi ho dapat tayo maging gastador, ano? Oo, oh, hindi ka dapat gastador. Okay, dapat yung kapital, naka ano na yan? Kapundo na, safety, sir. Kapundo. Ah, ilan ho ba anak ninyo? Apat pala, sir. Apat, yung panganay nyo, yung ngayon magka-college? Oo, oh, magka-college. Eh, yung butso ho? Ayun kanina, yung mag-kinder one. Oo, oh, mag-kinder one. Ano nga ho pangalan ng misis ninyo? Ninita. Ninita? Oo, oh, ninita. Oh, okay. Mukhang happy-happy si misis ninyo eh. Ano ba sikreto sa pag-alaga ng misis? Lambing na, sir. Lambing, lambing. Ay, mga ilonggo, malalambing, ano? Ano ba? Ilonggo rin ba yung misis ninyo? Cebuana, sir. Cebuana, kayo ang ilonggo? Oo, oh, ako ilonggo. Ah, okay. Taga dito talaga kayo sa Polomolok? Oo, oh, taga dito sa Polomolok, sir. Okay. I-expect nyo po, ano, na talaga marami po kayong matutulungan sa inyo pong ginawang pag-video po natin ngayon, ano? At maraming maraming salamat po, ano, sana po lalo pa po kayong pagpalain sa pagtatanim po ng itong atsal na ito. At sana po is maging mas masaya po ang inyong pamilya sa awa po ng ating Panginoong Diyos. Sir Toto, sa liwat, ano, maraming maraming salamat po. And sa ating mga viewers mula po dito sa Polomolok, South Cotabato, ito po ang inyong Veggie Man. Veggie, good afternoon po sa ating lahat.